sa kalagitnaan ng gabi. Kapag ang buwan ay naghahari, ikaw ngayon ay magkumbling sa mga kababalaghang maaaring mangyari sa iyong paligid na hindi mapipigil. Magsimulang magdasal, umusal ng isang panalangin, at bilisan mo ng tumakbo. Takbo! Takbo! Year 2000 nang ipinanganak ko si Reynald, unang apo. I was 18 years old. Nagkahiwalay na din kami ng tatay ng anak ko, siguro mga 6 months na ang anak ko that time. 2001, nung nag-decide ang father ko na lumipat sa bahay na inoffer sa amin ng tita ko na nasa ibang bansa. Bali kapatid yun ng tatay. Doon na kasi nakatira sa ibang bansa ang tiyahin ko na yon. Kaya kami na ang pinatitira sa kainta. Hindi kami sumama ng anak ko that time dahil nahihiya ako sa tatay ko na siya pa ang susuporta sa amin ng anak ko. Suportado naman kami ng tatay ng anak ko pero nahihiya pa din ako sa sarili kong ama. Kaya nagpaiwan kami sa Manila. Kumuha na lang ako ng tagapag-alaga sa kanya. Year 2002 na nakiusap na ang tatay at nanay ko na baka pwedeng sila na mag-alaga ng anak ko kasi nag-work naman ako. Pumayag niya ako that time. 2 taon na ang anak ko noon nung nag-decide ako na mag-stay muna sa kainta. Unang tapa ko sa bahay namin, alam ko na may kakaiba na. Alam ko na hindi lang siya nag-iisa. Nararamdaman ko sila. Madami natutuwa sa anak ko noon kasi sobrang taba niya at bibo naman. Madaming bumabati kasi tabaching-ching nga. Mahilig gawing laruan din ang sister ko. Minsan sinusuotan pa niya ng damit na pambabae. So ito na nga. Nilabas nilang mag-jowa ang anak ko. Pinasyal nila. Sa loob lang naman ng subdivision. Mga bandang 6:00 na sila umuwi. Nung time na nasa bahay na sila, sakto naman na nandun din ako sa bahay kasi kinabukasan walang work. Mga bandang 8 PM, naglalarong mag-isang anak ko. Medyo malawak ang bakura namin doon. Para siyang may hinahabol. Tapos, tuwang-tuwa siya. Nung pumasok siya ng bahay, pinakita niya sa amin yung tutubi na nahuli niya. Parang kinilabutan ako. Sa edad na 4 na taon, hindi ako makapaniwala na nakahuli siya ng ganon. Sa harap namin, tinanggalan ng anak ko ng pakpak at ulo ang tutubi. Mag-aalas 11 ng gabi, napansin ko na biglang tumamlay siya. Sa kuna pa siya natutulog noon, katabi ko, nagawan siya ng tatay ko ng kuna na medyo malaki kaya pati ako ay kasya doon. 12:00 ng madaling araw, habang natutulog kami, kinising ako ng nanay ko dahil nilalagnat daw ang anak ko. Hindi ako mapakali noon. Ang pula-pula ng labi ng anak ko. Palatandaan ko yun sa kanya pag nilalagnat siya. Pinainom ko siya ng gamot. Pinunasan. Bumaba naman ang lagnat niya. Hindi na siya mainit at nakampante na ako. Nakatulog ulit ako noon. Sobra din kasi ang pagod ko. Maya-maya ay may biglang tumawag sa pangalan ko at may kumakatok sa pintuan namin. Sa una, hindi ko pinapansin dahil akala ko panaginip lang. Pero nung tinawag niya ako ulit at malakas na, nagising ako. Pagkita ko sa anak ko ay kinukumbulsyon na ito. Walang nakapansin sa amin dahil sa madaling araw at tulog na kami. Nataranta ako bigla.
Una dahil dun sa tumatawag sa akin. Naghihiyaw na ako dahil kinukumbulsyon na si Reynald. Tapos sigaw ako ng sigaw kung sino yung kumakatok at tumatawag sa akin sa labas. Pero walang nakakaalam sa mga tao sa amin. Sobrang kinikilabutan ako nun. Kasi nung sabay ng pagtawag niya sa akin, nakita ko ang anak ko na tumitirik na ang mga mata. Alam mo ba kung saan ako mas nagpanik at sobrang natakot si Lina? Kasi nakita ko ang mukha ng anak ko. Kakaibang aura na nakita ko. Ewan ko. Bigla akong napasigaw at sobrang kinilabutan. Doon nagising ang mga tatay at nanay ko. Pati ang kapatid ko at ang boyfriend niya. Alas tres ng madaling araw noon nangyari yan. Nahimasmasan ako. Palaisipan kung sino ba talaga ang tumawag sa akin. Pero ganon pa man, nagpapasalamat ako sa kanya. Dahil kung hindi niya ako tinawag o ginising, baka hindi na namin naagapan si Reynald. Dinala namin siya sa ospital ng madaling araw na yon. Check up siya ng mga doktor. Tinignan. Niresetahan at pagkatapos ay umuwi na din kami. Mga alas 6 ng umaga noon. Pero hindi pa rin ako mapakali. 38.5 ang temperature ng anak ko. Kinukumbulsyon pa rin siya. Madalas ang kumbulsyon ay sa hapon at laging ganon. Kaya hindi ako natutulog. Hindi mo din siya masasalat na mainit. Sabi nila, nasa loob daw ang lagnat noon. Pangalawang araw na siyang nilalagnat. Tinakbo namin siya sa mas malaking ospital. Ginawa na sa kanya ang lahat ng lab tests. Pinakumpay na din siya ng doktor. Iyak na ako ng iyak. Ang tatay at nanay ko nagpapanik na din. Dumating din ang dalawang kaklose kong tiyuhin. Hindi nila kami iniwanan sa ospital na yon. Nasa isang private room ang anak ko. Kinakabitan siya isang araw ng swero. Ilang nurse na ang nagkakabit pero hindi nila makitaan ng ugat ang anak ko. Hanggang sa nagwala na ako dahil awang-awa na ako sa anak ko. Iyak siya ng iyak sa sakit. Pati ang tito ko, inaaway na ang mga nurse doon. Bandang 6 p.m., kinumbulsyon ulit ang anak ko. Hiyaw ako ng hiyaw. Nagpapatawag ako ng doktor. Sa maniwala ka o hindi si Lina, kasabay ng pagkukumbulsyon ng anak ko ay ang pagpatay sindi ng ilaw sa kwarto niya. Nagpanik kaming lahat dahil medyo matagal na yung pagkumbulsyon niya. Puro nurse lang ang kasama namin. Wala yung mga doktor dahil nagra-rounds pa daw. Iyak na ako ng iyak. Patay sindi pa rin ang mga ilaw. Nagdi-dim light tapos liliwanag ng biglaan. Kasabay noon ang pagtitirik ng mga mata ng anak ko. Kinikilabutan ako at natatakot sa ora niya. Tumagal din yon ng may 15 minuto. Pagkatapos ng 15 minuto, umayos na ang anak ko. Hindi na tumirik ang mga mata niya. Tumigil na rin ang pagpatay sindi ng mga ilaw. Hinding-hindi ko makakalimutan yung ospital na yan dahil akala ko mawawala na talaga ako ng anak. Nung hindi na kinukumbulsyon ang anak ko, nagdesisyon kami na ilipat siya sa mas malaki pang ospital. Habang inaantay namin ang ambulansya na magdadala sa amin sa bagong ospital, tumawag yung tita ko na katabi ng bahay namin sa Kainta. Nung araw na yon, nasa Sampaloc, Manila siya. Kinamusta niya si Reynald. Kinuwento ko ang mga nangyari. Ang sabi ng tita ko, nung oras daw na kinukumbulsyon ng anak ko, yun din daw ang oras
na pinapatawas niya si Reynald sa sampalok. At ang lumabas sa tawas, nakitang nasa puno ang anak ko, naglalaro at nakakita siya ng isang duwende. Natuwa daw ito sa kanya. Pinasundan ang anak ko dun sa alaga ng duwende. Nakita din sa tawas na nagalit yung duwende dahil pinatay ng anak ko ang alaga niya. Nakita at naghugis sa kandila yung tutubi na walang pakpak at walang ulo, pati ang aura ng duwende. Humingi ng tawad ang tita ko at yung nagtatawas. Wala pa naman daw kasing muwang ang anak ko. Nasa ospital kami noon, kinuhanan ulit ng mga lab test ang anak ko. Pinasitiskan din siya kasi baka daw yung pagkukumbulsyon niya ay dahil sa sakit. Baka daw hydrocephalus. Pero alam mo, lahat ng resulta ay negative. Pagkatapos magpatawas ng anak ko, parang wala lang. Hindi na siya nilagnat. Hindi na din siya kinumbulsyon ulit. Parang nagdahilan lang. Nagkausap kami ng kapatid ko. Nung gabi na pinasyal nilang anak ko, ayun din ang gabi na nakahuli ng tutubi ang anak ko. At yun din ang lumabas sa tawas. Kaya paglabas namin ng ospital, nagbalik ang kapatid ko at ang jowa niya at humingi sila ng sorry dun sa puno. At sa pagkakaalam ko ay nag-alay din sila para sa kagalingan ng anak ko. Yun yung experience ko sa anak ko na hindi ko makakalimutan. Actually, naikwento ko na yun sa anak ko since nabinata na siya ngayon. Madalas din kasi magala ang anak ko. Nakakapunta kung saan saan. Palagi kong ipinagbibilin sa kanya nang magpapasintabi siya, lalo na sa mga malapit sa mga matatandang puno. Sana ay magustuhan mo at ng mga tagapakinig mo ang kwento kong ito. Ito ay tunay na karanasan ng pamilya ko at ng aking anak na si Reynald. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.